Papi, alam mo, parang mayroong kakaibang nangyayari dito sa mga tao nagpupunta sa Cebu, no? Parang ikaw, o, di ba? Ayan, o. Nagpunta ka lang sa Cebu, pero pagbalik mo, nagbago ka na. Parang lalo ka naging sweet. O, ayan, tapos nagmamasahe ka pa sa akin. Hindi ko naman sinabing dati hindi ka nagmamasahe, pero yung mga first ano pa natin noon, nagmamasahe ka, pero nawala yon. Pero, o, eto, nagbalik na ulit, di ba? Nagmamasahe ka na sa akin. Parang ganon. Tapos, ang mama, ganyan din. Hindi ba? Pero, lately, parang aloof. Sorry nang sorry. Yung mga konting bagay, maraming sorry. Parang iba eh, di ba? Oh, tapos, si Sandy naman, eh, naging higad, di ba? Yon, iba yon. Iba naman yung kay Sandy. Ming, alam mo na kay Sandy, alam mo kahit papaano naging kaibigan naman natin siya, di ba? Kaya huwag mo nang pagsalitaan ng masama sana. Kagaya niya, pinagtatakpan mo siya. Eh, samantalang dati na siyang ahas. Di ba? Yan, ayan ang masakit eh. Yan, kanina ko pa sinabi, di ba? Oh. Ning ma'am, sir. Ha? Oh, may naghanap po sa inyo sa labas. Sa labas? Sino daw? Sino pa, ma'am? E di yung ahas. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Ha? Gusto mong ahasin ang asawa ko? Millet. O, eto. Ahasin mo. Millet, Millet, Millet. Ahasin Millet. Mo na ngayon para hindi ka mahirapan. Millet, huwag ganyan. Pumunta ako dito para sabihin sa inyo na pumunta ako kayo na sa opisina ng potential boss ko para tanungin sana ang terms at workload ko. And imagine my surprise nung sinabi niya sa akin na hindi na niya ako kukunin. And then I found out na ninang mo pala siya at nandun ka sa office niya kahapon. Nasumako na ako nung napag-usapan niyo. Okay, Millet. Pwede ba? Bakit ganun? Bakit ba pati kabuhayan at career ko gusto mo sirain? Bakit? Tinatanong mo. Bakit naman hindi? Eh di ba? Gusto mong sirain ang pagsasama namin mag-asawa? Bakit? Sinabi ko lang naman sa kanya ko anong totoo eh. Totoo naman na magaling ka, di ba? Alam mo yun. Napatakbo mo nga yung eskwelahan namin eh. Magaling ka doon. Pero yung totoo, hindi ka kaibigan. Alam mo yan. Millet, ako na umiwas sa inyo, okay? Ako na gumawa ng paraan para hindi tayo magkita. Pero bakit naman ganun? Ganun ka ba kababaw para gawin yun sa akin? Sandy, ako ang mababaw? Hindi magagawa ni Millet sa'yo ito, okay? Baka nagkakamali ka lang. Ginawa na niya. And don't you deny it, Millet. Hindi ko naman talaga i-deny. Bakit ako mag-deny? Sinasabi ko kung anong klaseng tao ka. Yun lang ang sinabi ko. Kulang ba? Ba't hindi ka bumalik? Kausapin mo sila at itanong mo. Millet, hindi ako kasing sama ng iniisip mo. Kung iniisip mo na sinisira ko yung pagsasama niya ni Anthony ni Toyo. Hindi mo alam ang punot dulo ng lahat, okay? Ba't di mo tanungin yung asawa mo, ha? Meron ba kayong pinag-uusapan na hindi ko nang iintindihan? Ha? May gusto ka ba sabihin sa akin na sinasabi ito na hindi ko nang iintindihan? Sandy, tama na. Umalis ka na. Umalis ka na bago pa tayo magkasakitan dito. Pwede ba? Tumigil ka na. Ba't di mo sabihin sa kanya yung totoo? Kung bakit tayo magkasama nung gabing yon? At kung sino talaga ang kasama mo at bakit tayo nandun? Kasama? Bakit meron ba bang iba na gustong ahasin ang asawa ko? Ha?